Malaking balita nga sa atin ni Adrian Bolch na Rawski, mga idol, kaninang madaling araw, alauna yata ito, na ito nga daw si Westbrook once na ma-finalize ang buyout dito nga sa kanyang team na Utah Jazz, ay plano ngang mag-sign sa team ng Los Angeles Clippers. So gumana, mga idol, ang panliligaw ni Paul George nung mabalitaan niyang na-trade si Westbrook na gusto niya nga dito si Russ sa team ng Clippers. At ngayon nga, mga idol, ay medyo 50-50 ang mga NBA fans pati na rin mga Clippers fans about nga dito sa signing ni Russ sa team ng LA Clippers. Yung iba very excited dahil finally nga daw ay may mapaglalaroan na si Westbrook na championship team. At ang iba naman, mga idol, ay medyo skeptical nga dahil sa napanood nga nilang performance niya sa team ng Los Angeles Lakers. Problema nga daw ang pinasok neto nila Tyronn Lue at pati na rin ni Paul George pati na rin ni Kawhi Leonard. At mga idol, umpisaan nga natin ito sa pagbibigay nga ng picture na ito. Natatandaan nyo ito, mga idol, nung NBA bubble, nung Lakers, kalaban nila ang Rockets at ganito nila bantayan ito nga si Russell Westbrook. Then after one season ay kinuha nga nila ito via trade. Kaya hindi nga rin makapaniwala noon ng mga Lakers fans na kinuha nila itong si Russell Westbrook, knowing na medyo maraming weakness sa kanyang game. And then, mga idol, ito nga ang Clippers earlier this season ay ganito bantayan si Russell Westbrook. And then months later, kinuha nga nila ito, mga idol, with the hopes na tutulungan nga silang manalo ng championship. And they are bound nga daw, mga idol, sa same fate. Parehas nga daw ang mangyayari dito sa Clippers sa nangyari nga sa Lakers nung kinuha nila ito nga si Russell Westbrook. At yan nga ang hating pananaw ng mga NBA fans. Pero mga idol, kung titingnan natin on paper, ang roster nga netong Clippers, ang kanilang mga player ay mas fit nga sa laruan ni Russell Westbrook kesa nga dito sa team ng Los Angeles Lakers. Mas marami nga silang shooting, mga idol, and they are one of the better 3-point shooting teams sa NBA. So mga idol, perfect team ito para kay Russell Westbrook, perfect ito para nga sa kanyang playstyle. Pero keep in mind din, mga idol, na yan ay on paper lamang. Hindi pa natin alam ang magiging itsura nila on the court. Dahil alam naman natin si Westbrook, mga idol, ay meron ngang good and bad na dala sa isang team. Kapag kinuha mo siya, mga idol, makukuha mo yung mga goods na kanya ngang nadadala. Athleticism, playmaking, at ang kanya ngang perimeter defense. Pero package yun, mga idol, nung bad na kanya ngang nadadala na turnovers, tapos minsan questionable na decision making. Yan nga ngayon, mga idol, ang daladala ng Clippers team. Pero I think, mga idol, ang isa sa maganda dito sa Clippers at kay Russell Westbrook, mga idol, ay ang coach nila ay talaga namang masasabi nating magaling na coach compared niya sa Lakers na si Coach Darvin Ham. Championship experience coach na si Ty Lue, at grabe rin naman, mga idol, ang ganyang ang play calling. Ilang beses na tayo napahanga ni Coach Tyronn Lue, mga idol, kung paano niya naiko-coach ito nga ang team ng Clippers. Mga in-game adjustments niya, mga idol, at iba-iba pang ang paraan. And I think kaya naman ni Coach Ty Lue na i-coach itong si Westbrook even though na magiging mahirap na trabaho ito. Pero personally nga, mga idol, ay gusto ko ngang makita na mag-succeed itong si Russell Westbrook dito sa Clippers matapos nga ng kanyang struggles na team ng Lakers. At nanatili nga siyang professional, mga idol, kahit lagi nga siyang binabash ng mga Lakers fans. Sa tingin ko, aaminin naman ng lahat na talagang he was in a bad situation sa Lakers na hindi nga siya fit doon dito kay LeBron at kay AD. Pero hopefully, this time, mga idol, sa Clippers ay makafit na nga siya dito kay PG pati na rin kay Kawhi at sa kanilang buong Clippers team. Pero anyways nga, mga idol, let me know kung ano bang opinion nyo, anong saloobin nyo patungkol nga sa pagpunta ni Russell Westbrook sa team ng Clippers.